si Darren. Ay, grabe. Kasi si Edward nandiyan na yun eh. Automatic na yun, automatic. Pero gusto ko si Darren, I am dying. Oh, wala na, dying na ako. Kasi boses pa rin Darren, wala na. Hindi, hindi pagkakanta si Darren, doon na ako sa, ganun na ako. Second voice. Alam niyo guys, natuwa ko yung Ate Maymay kasi first time ko siyang mamit. Hindi siya nag-hello eh. Alam mo yung pagpasok ko sa dressing room, sabi saan kayo nag-meet sa bed? Sinlam na! Seryoso, seryoso? Naalala ko yun. Naiya kasi parati nandun yung radyo namin. Sabi niya, alam mo, kinakanta namin yung choir ko, sabi niya. Hila! May hawak pa siya sa bisngi ko. Sobrang okay ka na. Okay na ako. Hindi na isang beses yung dalawang beses ko ginawa yun. Doon sa ano? Doon din sa concert ni Kuya Marlo. Nasa backstage kami bago siya kumanta. Darin! Sorry. Sobrang fan ako ni Darin. Hala. Thank you, Ate Mai. Darin! Thank you. Happy birthday sa'yo. Hindi masyado magkalayo yung birthday natin. Kaya siguro medyo click din tayo. At salamat dahil laging totoo ka rin kagigan sa akin. At lahat ng opinion mo sa akin, talagang honest ka. Kaya isa ka sa mga tinitreasure kong kaibigan dito sa showbiz. At naway, sana pinagpipray ko na hindi ka magbago at marami pang blessing na matatanggap mo. Kasi deserve mo yon. At saka sana mahanap mo sa'yo yung best vitamin mo. Yun. I'm sure Darren Espanto has... No, seryoso, as in, Maymay and Edward have, for me, they have nothing to prove to anyone anymore. Kasi these two are two of the most real people I've ever met in showbiz. And love you, Darren. Seryoso talaga, like what you guys see is what you get. Kaya yung mga issues na binabato nyo sa kanila, 2021 na guys, tigilan nyo na. Ayan.